So what's up mga chipapi, my name is Pastor Joy Moto and welcome back to the channel. And for today's video, bibigyan ko yung tip dahil napakarami na sa ating mga riders na medyo namang problema na sa patuloy na pagtaas ng gasolina. Posible lang pumalo sa halos 100 piso ang kada litro ng diesel at gasolina. So syempre apektado yung pagmamotor natin doon. So gusto natin kahit paano, syempre, medyo tumipid sa konsumo yung motorsiklo natin. Usabang CVT set lang muna tayo. Ito yung pwede natin gawin sa CVT set natin para tumipid siya sa konsumo. Unang-una, syempre, ang pinakagawin nyo dapat baseline kung ano yung set na nakalagay sa motor nyo. Usapang bola muna tayo dito. Isama na rin yun natin yung center spring. Pero pinakamalaki factor talaga yung bigat ng bola. So, isa-share ko sa inyo kung ano yung dapat natin gawin sa bola din sa center spring. Malaking impact yan sa performance ng CVT nyo kung makakatipid ba kayo sa gas. Unang-una nyo, syempre, gawing baseline yung stock na set ng CVT nyo, ulitin natin. Dapat nyong alamin yan. Pero kung stock lang, mas maganda. Pinaka the best kung stock lang. Actually, yung stock, yun na yung pinaka optimal na set talaga na nararapat para sa motorsiklo natin. Pero syempre, marami sa atin, hindi pa rin makontento. Merong iba mga nag-set din. Gusto pa yung iba, medyo tumipid. So, alamin natin dapat yung pinaka baseline. Baseline natin yung set ng motorsiklo natin. Alamin natin yung sukat ng center spring at saka nung bola. So, dito muna tayo. Usapang bola muna tayo. Sa bola, alamin nyo kung ano yung stock na bigat niya. Let's say 13 grams. Let's say natin 13 grams yung stock na bigat ng bola. Kung gusto nyong tumipid ang motorsiklo nyo, CVT nyo na set, magdagdag lang kayo ng 1 o 2 grams sa bigat ng bola nyo. Let's say straight 13G, try nyong mag straight 15 grams. Straight 15 grams from 13 grams. Kasi po, yung bola, yun yung nagko-control sa variator natin sa pag-angat at pagbaba. So, mas mabigat yung bola, mas madali niya na itutulak yung variator natin at the desired RPM. So, konting RPM lang, tumutuli na yung motor natin or umaalis na, nalilesen yung konsumo sa gasolina. Pero kung magagaan kayo ng bola, mas mataas na RPM ang i-required ng motor nyo para umangat yung variator. So kung gusto nyo mabilis umangat yung variator, pwede kayong magbigat ng bola. Straight yung usapan natin ha. Pwede rin sa combi, pero ang pinakaano talaga dyan, magbigat kayo ng bola 1 or 2 grams. Pero pinaka the best nyan, mag 2 grams na agad kayo. Tumalon na kayo sa 2 grams. From 13G, pwede na kayong tumalon sa 15 grams na straight. Yun yung ano ha, sa usapang bola. Pwede kayong magbigat ng bola kung gusto nyo tumipid. Konting piga nyo lang, may response na yung motor nyo, tumutuli na, hindi kayo masyado magbabaon ng silinyador. Okay. Then, sa center spring naman tayo. Usapang center spring para tumipid. Ang pwede nyo naman gawin sa center spring, alamin nyo rin ha, kung ano yung sukat ng center spring na nakalagay sa torque drive nyo. Pero kung sa stock lang naman yung center spring nyo, kunyari stock ha, hanggang maaari, huwag nyo nang galawin yung stock na center spring nyo kung gusto nyo pang tumipid sa gas. Okay na yan. Perfect na yung design ng center spring nyo para dito sa torque drive nyo. Sa stock, usapang stock tayo ha. Huwag nyo nang pakialaman yung center spring. Maglaro na lang kayo sa bola. Magtaas kayo ng 1 or 2 grams. Pero kung talagang naiba na yung ano, ha, center spring nyo, yun pa rin magiging baseline nyo. Ah, let's say, kunyari, nakalagay sa center spring nyo, yung nakalagay ngayon, 1,200 RPM. Yan, 1,200 RPM. Wait lang, hindi maipokus. Hindi kita eh. Pero yan, let's say, 1,200 RPM yung nakalagay ngayon. Pwede kayong magbaba ng RPM ng center spring. Pwede kayong gumamit ng 1,000 RPM. From 1,200 mag 1,000 RPM kayo. Sigurado, titipid kayo sa gas niyan. Kasi yung center spring din kasi yung nagko-control para sa pagbukan itong torque drive natin. Mas matigas yung center spring, mas mataas na RPM yung i-required para
bumuka yung torque drive natin. Siyempre, mas magaan o mas malambot na center spring, konting RPM lang, bubuka na yung torque drive natin. Kakambyo na siya, kumbaga. Pupunta na siya sa high gear. Kaya makakatipid talaga kayo sa gas kung malambot yung center spring nyo. Kung mabigat, mas mataas ang i-required na RPM para bumuka yung torque drive nyo. So yun yung dalawang pinaka the best na pwede nyo gawing experiment kung gusto nyo tumipid sa gasolina, sa motorsiklo nyo. Nasa sa ano pa rin yan, trial and error pa rin kayo yan. Pero wag naman sa sobra. Kasi pag sumobra naman kayo ng bigat sa bola, mahihirapan na yung motor nyo na umarangkada. Then hihina rin siya sa ahunan. Gayun din sa center spring, pag nasobraan kayo ng ano yan, ng lambot niyan, pwedeng humina rin yung motorsiklo nyo. So isa-isa lang ang paggalaw. Umpisaan nyo muna, kung bola lang, bola muna kayo. Huwag muna kayo magsasabay-sabay ng galaw. Malilito kayo niyan or masosobrahan naman kayo niyan. Isa-isa lang. Kung stuck lang yung center spring nyo, mas maganda sa bola na lang kayo maglaro. Magtaas kayo ng 1 or 2 grams. Depende yan. Pero kung gusto nyo pang taasan, nasa sa inyo yan. Huwag lang sosobra. Huwag lang sosobra. 1 or 2, decide na yan. Sa RPM din ng center spring, ganun din. Huwag lang sosobra. 1,000 RPM, the best na yan. 1, 2, 1, 5, masyadong mataas na yan. Depende sa set ng makina nyo yan. Ha? Pero kung sa performance na lang ng fuel economy ang pag-uusapan, ayun yung pinaka-ambay sasuggest natin. Maglaro na lang kayo sa bola, then sa center spring. Pero pinaka-the best pa rin syempre, yung control natin sa pagpiga ng silidyador natin. Ayun, napakalaking bagay po yung ginagampanan na yan ng bola at center spring. Sana nakatulong sa inyo mga chipapi yung senior ko na konting kaalaman para dito sa pagsiset ng CVT natin kasi napakamahal na talaga ng gasolina ngayon. Maraming yung iba gusto na magpalit ng motorsiklo, gusto na magbike na lang. Si pare Justin B, ito, buti napakatipid ng ADB nito eh. Oh, hindi nga nababawasan eh. So, ito po yung ADB ni pare Justin B. Actually, itong ADB, isa sa napakatipid talaga na motorsiklo na ginawa ng Honda. Pambiyahe talaga. Oh, tested. Tested na talaga, napakatipid. Super tipid. Yeah. Pero yun nga, sa mga kachupapi natin na nakaset yung CVT or gusto magpatipid pa ng gasolina, ayun yung may share ko sa inyo. Laruin nyo lang yung bola sa pagsiset, then center spring. Then syempre, kailangan nasa condition din yung motorsiklo nyo. Tsaka alalay din kayo sa pagpiga, huwag naman tayo bira ng bira. Pag binira nyo, binira yan, kahit anong gawin natin set dyan, malakas talaga kayo sa gasolina. Tama. So paano, thank you very much mga chupapi. Sana nakatulong yung sinan ko sa inyo para sa fuel economy mode na pwede natin gawin sa CVT set natin, ng motorsiklo natin, lalo na ngayon, napamahal na talaga ng gasolina. Thank you very much dyan kay parin Justin B sa pagkibahagi sa Ebanghelyo. Then, ito rin yung YouTube channel ni pare Justin B. Don't forget to subscribe. So, paano? Thank you very much mga chipapi. Salamat sa panonood nyo. Ilalapag ko na ang closing ceremony sa mga inyong kapayapaan. At humayo kayo ng makarami. Yan!